Try din daw biyanan ko yun. Musul tayo ng alasan na ba? Evet, Paul suno no. Paul, ba kamera? Yot yot. Good morning! So yun guys, no, share ko lang po sa inyo pag ganitong mga time. Pag nagigising ako ng ganitong time, ang ginagawa ko, mayroon kasi akong parang nagiging routine na tuwing umaga. Mga ano na, mga siguro mga 1 month na mahigit, mga ganun. Pag-isayan ko na sa sarili ko na every morning, pag nagigising ako ng ganitong mga oras, hindi ko talaga alam. Simula sa pool talaga na ano, tanghali naman ako nagigising. Nandiyan na yung asawa ko. Minsan, hindi ko nga namamalayan na nandiyan na yung asawa ko. Katabi ko na matulog. Tuwing umaga, pag-gising ko, ayan, of course, cellphone ang una. And then, after, inom na akong tubig. Isang basong tubig. Routine ko na siya. Alam niyo kung bakit ako dito palagi, kasi tuwang-tuwa akong tumitingin sa mga green na yan, yung mga ito, yung mga yan. Yan. Kaya medyo mas better ako pag gising ko dito ako agad. So, medyo, alam niyo guys, ang ganda ng panahon ngayon. Hindi siya mainit, pero malamig naman na sobrahan naman. Pero in fairness ha, nung nakaraang-raang kasi, grabe ang init eh. Ngayon na yan, nakapagganito na ako. Ayan. Tapos, alam niyo ba, pagpanggabi yung asawa ko, dito ako naupo. Inaantay ko siya hanggang dumating kasi dito yan, dyan banda dyan sa baba, tumitigil yung service niya. Ayan. Kaya minsan nagtataka na lang siya bakit bukas yung pintuan, ganun. Check ako ng mga halaman ko, mga maliliit kong halaman diyan, chine-check ko yung mga yan. Tinitignan ko kung pangalan niyan, may tubig ba, dry na ba sila or kailangan na ba silang lagyan ng tubig. Ayan, so maliliit lang yung mga bagay na yan. In fairness ah, sabi ng asawa ko last na daw yung mga halaman na yan. And then after dito, yan, inaalagaan ko palagi. May bunga na naman siya, ewan ko baka mahinog na naman itong nasa baba. Yan o, kailangan na rin pitasin, Diyos mayo. Pipitasin ko na yan. Tapos yan, mag-water ako. Samahan niyo ako mag-water. Saan ko ba ilalagay? Mag-water plant ako. Ayan ang ginagawa ko tuwing umaga. Wala ng mga tubig. Panglad. Tapos yung aking, ayan. Tubigan yan. Ginagawa ko. Minsan yung biyanan ko gumagawa nito tuwing umaga, parang pag nakasanayan na rin niya na ano ba, na pag nagising siya, nagtutubig na rin siya ng mga halaman. Yan, ginagawa din niya yan. Ay, mashallah. Yung aking luya. Tapos, siyempre, igiban mo na ito. Igiban na natin kasi eh, may mga tubig naman yan. Baka tinubigan na yan ng ano. Baka diniligan na yan ng biyanan ko. Ayan, inigiban ko na kasi minsan, yung binang ko nag-iigib nito, nauubos ko.
Tapos hindi ko iniigiban. Minsan hindi na niya pinapakialaman. Dati-dati pinapakialaman niya, ngayon hindi na niya pinapakialaman. So, ayan. Yan yung mga ginagawa ko tuwing umaga. Dati-dati, nag-exercise, nag-jumping rope ako dito sa park na to, dito. Ah, yan pala, tulugan niya ng biyanan ko eh. Yan, oh. Kasi mainit, so dito siya natutulog. Tapos pag nilamig nga, lipat na siya sa kanyang kwarto. So yan lang, pag ano, yun lang yung pinaka morning routine ko. Yung umaga talaga yung bagong gising ako. And then after nyan, maya-maya, magluluto na ako ng breakfast. Pero sa maaga pa kasi, nagbe-breakfast kami dito, breakfast namin tanghalian na. Mga alas 12 na, mga ganun, minsan 11. Pag nagutom talaga naman silang dalawa, ako naman ay magluto ng maaga-aga. So yun, ganito lang. Tuwing umaga, ganito lang ginagawa ko dito kasi wala pa naman akong part-time. Yan lang, tapos kinakausap yung mga halaman, o parang baliw lang, di ba? Ay, hindi pa. Ganito lang ako, pero ano, hindi na ako makakatulog pag ako umiga, hindi na ako makakatulog. Ewan ko kung ganyan din kayo, kasi ganyan ako eh. Tuwing umaga talaga, minsan alas 5, alas 5, alas 5, tapos minsan 6, minsan 5:30, mga body clock na talaga yun. Pero minsan yung parang super duper puyat talaga ako, yung late na talaga ako gugising, tutulog mga 4 or 3, mga ganong oras. Mga naman ako nagigising, mga 9 or 8, mga ganun. Nagiging body clock ko na yan siya. May alarm na yung katawan ko, nagigising na siya. Mag-cut muna tayo ng fruits para, ano, kasi ganun talaga yung ginagawa ko tuwing umaga. Mag-cut ako ng fruits. Ngayon kasi melon yung meron na ano. Meron naman, mayroong pakwan, pero melon yung gusto ko. Ayan. And pag ano, may apple, pag may ako ano yung gusto kong hati-hatiin dyan na kinakain to yung umaga. Minsan ubas, grapes, ganun, peach. Yung kasi na panahon ngayon na ano eh, prutas. Kung ano yung merong prutas, yun. Tuwing umaga kumakain ako. Kailangan kasi yun sa ano ko, sa hormonal imbalance, kailangan kumain ng prutas. Pero hindi ko alam kung ano ba talaga siya, pero ako kasi sinasanay ko yung sarili ko na ganun eh. Kailangan kasi magkaroon ka ng nakasanayan, parang ano muna, bisyo muna. Magandang bisyo. Ayan. Meron maganda pag ano na, pag para sa mga babae na alam niyo yun, may mga hormonal imbalance kagaya ko, maganda to. Tama na yung melon. Kain-kain tayo. Ayan na. Di ba ang ganda ng view? Nakakamiss ang Pinas, no? May plan akong magluto ng ano ba yun? Yung mais. Mais na may ampalaya. So, may mais dito. Ayan, may mais. Kunin ko to. Samahan nyo akong mag-harvest ng ampalaya. Yan. Ang gunting. Harvest natin yung ampalaya natin. Ayun mo. Yan. Mag-harvest tayo. Kasi magluluto tayo. So, kukunin ko yung ibang bunga kasi mahihinog na yan sila.
kukunin ko yung ibang bunga para tapos kunin ako ng dahon para dun sa gagawin ko mais. Yan. So mag-harvest tayo, guys. Ayan o, mahihinog na talaga siya. So cut na natin. Anuhin ko na to, yan o. Mag-yellow na siya. Yan, di natin ilagay. Diyan ka lang. Bakang mahulog, ha? So, marami pa tayong pipitasin. Meron pa dito. Ito papitasin natin. Yan. Diba? Ito po. Dalawa yan siya. Yan pa sa bandang likod. Diba? Harvest din pag no time. Dami niya kasing dilaw na eh. So, kailangan ko na siyang linisin. Kuha tayo ng dahon na ano, gugulayin. Lagay ko sa ano, sa mais. Sa mais ko siya ilalagay. May bunga pa siya oh. Pwede na to. Aking harvest. Ay! Mahulog, besh. Diba? May na-harvest ako, besh. Pag may tinanim, may aanim. So, ayan guys, yung ating na-harvest. And, ang gagawin natin dyan is, i-slice natin yung bunga, tapos ilalagay sa freezer. Kasi gawa ng, hugasan muna siya. Dito kasi, kailangan mag-preserve ng mga gulay, lalo sa mga ganito. Kasi summer lang yan sila na, ano, nabubuhay. Ito, i-slice natin tong bunga. O, diba? Oo. Ano na, namitas na, resh. Ayan, ito, i-slice natin, lagay natin sa freezer. Tapos ito, lulutuin natin. Lagay natin ng mais. May mais ako doon. Okay, hugasan natin. O, diba? Hugas-hugas yung sirio. Diba? Marami na akong napitas na ito. Siguro, ano na, isa, dalawa na to. Pang-apat na to. Pang-apat na pitas ko na to. Tapos yung dalawang malalaking ganito, binigay ko sa friend ko. Ayan. Slice natin ito. Ayan o, mahihinog na siya. Ayan o. Kaya kailangan na natin pitasin. Ang saya talaga mag-ano o mag-slice. Kaya kami nagpe-preserve ng mga ganito kasi walang ganito dito. And super duper mahal. Ang mahal. Binibili ko mga to. Binibenta ng mga kapwa natin. Minsan nabibenta din ako, diba? Sa benta-benta ko. Ano, ayaw ng biyanan ko at asawa ko nito. Kasi gawa ng mapait. Hindi nila alam maganda to sa katawan. Dalawang plastic yung gagawin ko. Tanggalan natin ng hangin. Yan. At ito, na-vacuum na siya. Tapos yung isa naman. Ito, ginagawa nilang gamot to. Bali, pinapahinog nila to. Tapos, ito kasi, ito talaga yung ampalayan nila dito, ginagawang gamot. Bali, sa atin kasi parang wild, ano to eh, parang wild ampalaya. Pag ito nahinog, bubukayan siya ganyan. Tapos, kukunin na nila yon. Gamot nila to dito eh. Pero ako, ano, ayoko. Much better pa rin na yung fresh na ganyan. Yung ganito, nakakainin mo.
mas prepare pa rin ako sa ganito. Alam mo, sa swerte ng mga nandito na may mga lupa, eh, ako lang, mag may garden lang ako. Marami akong ganito. Kasi, importante ito talaga. Mahalaga to. Kasi, lalo sa akin, nalublad ako. Diba? Hindi nila alam, nagamot to sa ano, sa diabetic ba yun, o sa cholesterol. Kinasabi ko sa kanila, pero ayaw talaga nilang kainin. Minsan yung ginagawa ko, dinadamihan ko ng ano, ng itlog, at saka dinadamihan ko ng sibuyas, kamatis, para lang kumain sila, pero ayaw talaga nila. Tapos pag niluto to, huwag nang i-defrost. I-diretso muna siya i-isa. Huwag muna siyang i-defrost. Kasi pag dinefrost mo siya, pag dinefrost mo kasi siya, ano na siya, luto na siya eh. Naluto siya dahil naging, ano na nga, naging yelo. Ayan. So, may dalawa tayong packet na ng kalaya. Maglikit. Balik-tulog tayo. Tulog-tulog tayo. Kasi maaga pa talaga. Mag-alas 7 pa lang. Magsi-7 pa lang. See you later! And... O, diba? Gising na ang lola mo. Nakatulog ako ng mga 4 na oras. Ayan, o, alas 12 na. So, ayan guys, no, ang ipiprepare kong breakfast po namin or breakfast nila is itong kyufte. Para siyang burger meat sa atin or meatballs. And then, ito, mais. Nalaga na siya. Nalaga na siya. Nalagyan ko siya ng malunggay tuloy. Ayan, na-miss ang malunggay, besh. Lalagyan ko siya ng pangalan niyan. Ang palaya. So, ang gagawin ko, guys, hihiwa-hiwain ko to. Ayan. Hihiwa-hiwain ko kagaya nyo. Nakikita nyo. Hihiwa-hiwain ko yan. And then, parang siyang i-shred ko na ganun. Tapos, pakita ko. Ayan, ito. Ganyan siya. Para maging maliliit. Ayan. Tapos, ganyan. Mas maganda kasi pag hilaw to eh. Eh, kaso nga lang, naluto na siya. Niluto na siya ng binan ko. So, tatarin lang. Ito yung namimiss ko sa Pinas. Laging ginagawa ng papa ko to eh. Pag may mais kami na itanim, yung papa ko talaga gumagawa na ito. Prepare na ako ng chai. O, oh, diba? Ngayon, ilalagay na natin yung kyufte sa pawalit. Sa labas ko siya lulutuin. Kasi puno na dyan, no? Ayan, wala nang space. Na rin yan. So, lagay na natin yung ampalaya. O, diba? Parang nasa probinsya lang. Ang Ilocano, nakakarilit nito. Diba? Of course. Doon sa labas naman, nandun yung mga niluluto kong ano, yung mga kyufte, tsaka yung ano, bell paper, mga sili-sili. Ayan.
pakita ko sa inyo guys yung aking ano, niluluto sa labas. 'Di ba? Labas pasok ako sa kusina. Ayun oh. Yan, 'di ba? Oh. Yan lang ang pagluluto, sabay-sabay. Yan, natapos na rin. Ito yung breakfast ko. Yan sa asawa ko, doon yung sabyanan ko. So, ito yung ginawa kong jam. Yan. May cheese, tapos may chai. Kainan na! See you later, guys! Ito na yung mais na may ampalaya. Bukan daw niya kainin. Go. Ama, bushi, buwas kami eh. Sana ni Stuman na. Yuk is bahala kayo eh. Try din daw biyanan ko yun. Musta na ngalap sanda ba? Eh, ba't si Paul suno no? Ano ba kamala? Yut. Ay, ang jajan! Ito na yung buhay ko noon pa. Chok si Vioro mo. Iba talaga pag ano, nakaupo lang kami dito. Ang dami namin nakukwentuhan, dami-dami to. Maraming asaran, Diyos ko. Ay, naku po. So, ayan no guys, no, later on, punta na kaming bursa. Mag-igib na daw kami ulit. Isa pala, ito pala yung juice na ginawa ko kahapon. Yung, ano ba tawag la dito? Uy, kasuljuk. Pero dapat red to, hindi siya pink. Naging pink siya. Kasi hilaw, hindi lahat hinog. Masarap naman. Asawa ko masungit. Kinakasa na rin kami ng binan ko. Ayan, yung kanyang book. Mga ano daw, mga health benefits ng mga kung anong bagay-bagay. Yan niya titignan. Health. Mga nutrition ng mga halahalaman. Yan niya titignan. Nabasahan niya dyan. Ginagamot ko kasi yung kuko ko eh. Ayan. Ito yung gamot oh. Para sa ano, para sa kuko na sira. Malapit na maubos. May laman siya na alcohol na ganito. Ganyan. Alcohol Mendel. Wet tissue pero alcohol yung loob. And then ito yung gamot. Ito yung gamot. Ayan. Girl, dyan man eh. Na, sasama daw siya bigla. Alam ko hindi siya sasama eh. How's it going, ma'am? Tamam, so magre-ready na siya. Patala kami mag-igib. Meron kasi yung sadya doon eh. May sasadyain siya. Yan. Kapag ayos-ayos na. Sige. Hazard. Get ready. Tingnan natin kung gaano kaya yung mahawakan niya. Ano kayo sapatos? Ang yun sa suot ko. Itong puti. Ito yung lalagyan namin. Ashkam gal, buraya gal. Nasal bun lara. Del miyoro nasal. Allahan. Nga kapat na da. Ay, digit na uran ne. Ay, ang hirap iayos eh. Mula, uldo. Isa kayo na. Laki ng pimples ko. Gasolina mode muna kami eh. Kagulat naman to. Balibag naman lahat.
Kasama ko pala yung pinan ko nandun. Sumama siya. Bawal na pumunta sa mga forest. Yasak na yasak. Dahil dun sa sunog sa Antalya, Marmaris. Ngayon hindi na pwedeng magtambay sa sa mga forest. Dito yung pinag-iigiban namin. Ang ganda ng kasi super green, green, green. Diyos ko patawari. Tingnan nyo yung biyanan ko nandun, no? Nagkukuha ng ng cherry. Ay, berries. Portland. Nandun siya, oh. Medyo malayo kasi nag-iigib ako, eh. Puntahan ko muna yung biyanan ko. Tapos na kami mag-igib. I will go on, eh. You go out there, you go out there. Tamam, tamam. Yan, puntahan ko muna. Puntahan ko muna yung aking ani. Nung umulan dito, grabe yung oh. Talagang nakakaran talaga siya. Kinukuha niya doon. Ah! Kasuljuk niya ata. Ne! One! Ah! Bunong kasuljuk! Boldon! Ayan, ito na yung kasuljuk, oh. Ah, Bortland me. Ama baksa na bukar mo sa dilo. Ah, ito na yung puno ng Bortland. Ay, ng Kazeljuk. Ayan, kainin. Tututututut. Tamam, kainin daw natin to. Hadi, hadi. Ruhi, ruhi chukus mas ba na. Uso, uso no. Use da ka jam so. Chizayap to. Shuk boli shuk hepsi budu. Evet. Aku bui ayam ni, ya sak borol dia ya, baka bawal dito ba? Hadigal, hadigal, belke boshi. Baska insan. Ibig ano, nasil ang jambu na. Dal, buraya, bak, bukar mo zuba. Galit na yung asawa ko. Ando nag-aantay. Galbo ane, rohi kus mo. Kush de. She islak shim de. Ebet bana. Bana yung sundan. Kasalanan ko, nabasa ko yung siya eh. Malay ko ba, hindi ko naman sinasadya. Hadi yan, hadi sa. Hopla. Erasol to pa jambu ila. Aray ko. Yung dami. Ebet kermo sa kukurin ba. Hanap tayo ng pula. Kasi pula yung kailangan eh. Hindi green. Maasim ito na mapakla. Sinin po siya. Tamam. Ito dawar. Dur ali dur. Dur. Ito siya ba siya kabal mo? Ito dawar. Magkasari ito. Ah, tamam, hiter be. Eh, boda. Oda ba, ada bak. Bumo. Tamam, berak, cindi berak. Berak kamu. Ibit berak, kan ini berak. Tamam, hiter be. Ruhi di sini. Bisa, ruhi yang. Hadi, ruhi yang mau manja. Bisa, ruhi yang bisa. Ibit. Bota dah hamsi. Nanti alih sini masih. Tamam. Ka ini. Tawon sunraan ne. Sige. Ayan, so dumating na rin yung biyanan ko. Oh. Yung in-law ko ayan. Kawawan, may asawa ko na basa. Hindi ko talaga akalain na maano ko yung tubig sa mukha niya. Sa mukha pa niya talaga. Talaga basang-basa talaga siya. Magnus yamon yan. Grabe yung takot ko. Yamon yan.
Ebet. Buba oda-oda tuprak boy dish. So, pauwi na kami. Magbabayad lang and then we'll go home na. Pero grabe yung takot ko sa ano kanina kasi hindi ko talaga ano hindi ko talaga akalain na ala. Hindi ko talaga akalain na mababasa ko siya. Kasi tinignan ko kasi yung in-law ko tapos pagtingin ko yung ano medyo malayo tapos inangat ko lang yung hose. Ah, yung tubig. Mm. Well, yeah, forget lang yan. 11 ka galon. Tapos dalawang maliliit. 30 lira. So nakasave na kami kasi pag bibilhin mo to, ano to, nasa 15 yata or 20 lira ang isa neto pag binili mo. May magdi-deliver. Kaya yan. Nakatipid din kami kahit papaano. Diba? Dumaan kami sa McDo. Sobrang init. Ayaw nilang umupo doon sa loob. Dito lang kami sa sasakyan. Kasi kami kumakain din. Sarap. Malamig. Eh, malamig. Mainit kasi. May pa-ice cream si sir. Ayan, may binili din akong chicken nuggets. Chicken bites. Ranch sauce. Mamaya. Tain ko mamaya. Sarap. Adyo, alin mo. Nandito na ako sa elevator. Punta na ako sa bahay. So, huli akong umuwi kasi gawa ng minamit akong amo. So, try natin mag part-time ulit. Paano diba? May ano tayo? May pang part-time. Ay. Minsan lang naman sa isang linggo. Tayo magpa-part-time. Hanapin natin yung susi. I don't know where's the susi. Wala yung susi. Init. Ngayon, isip na naman kung lulutuin for the dinner. Ano makiluto na ito sa dinner, uy. Linis muna ako saglit. Tapos magluto na ako. Hello! O diba, paigahiga na lang ako, besh. Kasi, tapos na ako magluto. Nagluto pala ako ng chicken. Nilagyan ko ng patatas at saka eggplant. Talong. So, yung asawa ko ngayon, nakatulog siya. Tapos, yung biyanan ko nandoon, may kausap sa telepono. At ako po ay nakahiga lang dito. Magantay ako ng oras bago gumising yung asawa ko. Or pagising asawa ko para kakain kami ng dinner. So, malamang sa malamang, mga alas 9 na yun siya gigising. So, yun lang. At saka mayroon naman kami, may soup na kami. So, okay na yun. Bali, yun na lang ay prepare ko mamaya. And kakain na kami siguro mga 8 or 9 yung pagkain namin. Diba? So, that's all guys. So, dito ko na tatapusin yung video ko. See you again next time. Thank you for watching. And hope guys, pag hindi pa kayo nakapag-subscribe, please do subscribe now and click nyo rin yung bell dyan sa baba para po kayo ma-notify sa mga susunod-sunod ko pang mga videos. Ayan. So, maraming salamat. Bye!